Yo mga idol! Welcome back sa ating channel. At sa video ito, malalaman natin ang bagong diskarte ng Lakers at kung bakit tila baga nagre-relax ang Lakers dahil wala sila sa number 1 ngayon. Kaya kung interesado ka, tara na at pag-usapan natin yan. Matapos mong i-like ang video, mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang sa ating channel. At paki-like at share mo na ang video para sa suporta. At paki-bisita ang ating Facebook page para sa ating giveaway. Hindi nga nag-aalala ang coaching staff ng Lakers patungo sa minuto na ibinibigay kay LeBron James ngayon. Ito ay kahit pa mas malaki ang minuto niya ngayon kaysa noong isang taon. Iyan nga ang kinumpirma ng head coach na si Frank Vogel. Sinabi ni Frank, palagi daw nilang tinitingnan at minomonitor kasabay na matalinong inuunawa ang ginagawa ni LeBron, partikular sa kanyang minuto. Nagbabase din daw sila sa kanilang medical team at gumagawa ng tamang desisyon. Sa ngayon sa Lakers, 36.9 minutes per game ang inilalagi ni LeBron sa loob kumpara last season, 34 minutes lamang per game. Now mga idol, isang diskarte pala ang sinusubukan ngayon ng Lakers. Bagamat ito ay naibalita na natin noong isang araw, bibigyan natin ng mas malalim na pagtalakay dahil nga nakita na natin ang mga ebidensya. At para po sa mga hindi nakakaalam at hindi nakakapansin, sulit na sulit ang minutong 36.9 minutes per game ni LeBron sa Lakers. Dahil hindi lamang isang posisyon ang ginagawa ngayon ni LeBron sa Lakers. Kung dati point forward siya sa Lakers, ngayong taon lumalabas na point center siya. Yes mga idol, point center na si LeBron ngayon sa Lakers, lalo na sa huling mga minuto ng laban o sa fourth quarter. At kahit pa mag-overtime, ganon pa rin naman ang nangyayari. Si LeBron ang ginagawang center. Yan ay habang wala sa loob si Anthony Davis. Sinasabing nagsimula ang ganitong diskarte ng Lakers kontra sa Indiana Pacers, kung saan nagresulta sa pagkapanalo ng Lakers. At hanggang sa laro nila noong isang araw sa LA Clippers, nakita pa rin natin ang ganitong strategy at diskarte ng Lakers. At ang tawag nga dito ni Frank Vogel ay centerless lineup. Kung may small ball lineup, ito naman daw ang tinatawag na centerless lineup. At naniniwala dito si Frank Vogel maging ang big man na si Anthony Davis. Hindi lamang malinaw kung sino ang nakaisip nito at kung paano ito nag-umpisa, pero ang malinaw ay kung paano ito gumagana. Ang strategy na ito ng Lakers ay binibigyang halaga ang opensa at sinasakripisyo ang depensa, partikular sa rebounds o block shots. Ngayon ang tanong, bakit nila ito ginagawa? Ito ay para mabigyan halaga ang mga shooters at magbukas ang loob ng depensa ng kalaban. Ito rin ay para sa isang mabilisang laro kung ang kalaban ay medyo may kabagalan dahil lahat ay guard at forward ang nasa loob. Si LeBron James na forward ay magsisilbing center sa depensa at point guard naman sa opensa. Sa opensa ay magkikreate siya ng double team at malilito ang kalaban dahil halata na aatake siya. Pero maaari niyang ibigay sa wide open ang bola. Gaya ng tagpong ito, libre si Malik Monk at presto, pasok yan. Instant 3-point. Kung sa palagay naman ni LeBron ay kaya niya ang depensa, alam na yan na aatakihin lamang niya yun. Papabor din ito kahit magkasama si LeBron at Westbrook sa loob. Dahil lahat nga ay shooters, ang sa loob ay butas o wide open. Napapabor sa laruan ni Westbrook na kilala bilang isang roller o slasher. Sa ganitong paraan, mamamaximize ang tao sa loob. Lahat sila ay threat sa opensa. Now mga idol, may isa pa tayong hindi napapansin kay LeBron James. May ilan siguro ang nakakapuna. Bihira na si LeBron na umatake sa loob at mas madalas na tumitira sa 3-point area. Ito ang season na sinasabing pinakamaraming tira na sa 3-point si LeBron James at inaasahan na iyan ay magpapatuloy pa. Yan nga po ay nasa plano ng Lakers una bilang pag-iingat na rin kay LeBron. Tandaan natin na ang NBA parang isang marathon. Hindi po siya isang sprint. 82 games sa regular season. Hindi pa kasama ang best of 7 series sa playoffs o sa finals. At may bago pa nga na play-in tournament.
So talagang isang mahabang liga ito. Para mas lalo nating maunawaan, ang sprint ay paunahan sa dulo ng linya sa abot ng iyong makakaya. Pabilisan sa pagtakbo sa isang maikling distansya. Samantalang ang marathon ay isang napakahabang takbuhan. Minsan, umaabot pa ng 1 hanggang 2 oras na takbuhan. Nang diskarte ay sasabay na lamang sa kasama mo habang tumatakbo. Sa umpisa yan ng takbuhan at ilalaan mo ang iyong lakas kapag malapit ka na sa finish line. At kapag malapit ka na sa dulo, saka mo iiwanan ang kalaban mo at bigla kang bibilis sa pagtakbo at ilalabas mo na ang iyong makakaya. Ganyan po ang ginagawa ngayon ng Lakers sa NBA. Halata na hindi nila pinipilit na manalo, lalo na sa isang contender team. Bumabawi na lamang sila sa alam nila na kaya-kaya nilang talunin. Pero ipinapanalo pa rin ang laban, lalo na sa harap ng kanilang fans. Dahil nga sa ngayon, malamang na nagsisisi at natuto na sila sa nakaraang season. Sino makakalimot? Palagi silang nasa unahan ng Western Conference last season. Pero anong nangyari? Tinamaan ang kabi-kabilang injury. Nabugbog ang katawan. Bagamat tinalo nila sa play-in tournament ang Warriors last season, sila ngayon sa kasalukuyan ay number 1 na. Pero kalaunan tinalo sila ng Phoenix Suns sa playoffs dahil nga yan sa kulang-kulang na Lakers. Kaya mga kaboltok, malamang natuto na sila diyan at base nga sa ginagawa at ipinapakita at kinikilos ng Lakers ngayon, parang marathon na lamang. Isasalba lamang nila na makapasok sa playoffs o play-in na hindi nila tinitingnan ang home court advantage. Kaya sila nasa gitna lamang ngayon, number 7 o number 8 sa West, at susubukang manalo sa Western Conference. At saka na lamang malalaman kung aarangkada sa playoffs. Pero sa oras na makapasok sa playoffs, saka pa lamang ibubuhos ang lahat na makakaya para manalo. At susubukang manalo kahit sa Western Conference Finals. Dahil marami ang nagsasabi, kabilang na si Stephen A. Smith, Warriors, Phoenix, Utah, o maging ang Denver, sila makakatapat ng Lakers kapag dumating na sila sa dulo ng marathon. Dahil hindi na rin natin alam pa sa ngayon, huwag naman sana mga kaboltok magaya ang number 1 ngayon sa West o East sa Lakers last season. Saka gusto ang manalo o manguna sa West, tinamaan ang injury at bumagsak sa first round. Hindi natin nasisiguro kung hanggang kailan mananatili ang nasa itaas ngayon at kung kailan mananatili ang nasa ibaba naman. Baka bukas makalawa kapag playoffs na, ang Lakers pala ang manalo sa West. Sa ngayon ay wala pang nakakaalam niyan at hindi pa natin nasisigurado yan, pero at least sa ngayon ay nalaman na natin na para palang marathon ang NBA at kung anong ginagawa ngayon ng Lakers, kung bakit ba sila nasa gitna lamang at hindi naghahangad na maging number 1 pa. Dahil ika nga natin kanina, parang marathon ang NBA. Kapag malapit ka na sa dulo, saka pa lamang natin makikita kung sino ang aarangkada. Ang tanong, sa dulo ba ng marathon makikita kaya natin na doon ang LA Lakers? Yon mga kaboltok, ano ang masasabi mo sa ginagawa ngayon ng Lakers? Alam natin marami pang dahilan kung bakit ganito ang lagay ngayon ng Lakers, pero ang nakita natin, ibinahagi lamang natin para sa inyo, Solid Ball Talk viewers. Ano pa ang maidadagdag mo at tingin mo rin ba Lakers at Warriors o kaya Denver o kaya Phoenix Suns ang makikita natin sa finals o baka naman wala sa kanilang lahat? Ngayon mo rin ba ito nalaman o dati mo nang alam? Tingin mo ba ay makikita natin ang Lakers sa dulo ng marathon? I-comment mo na lamang sa ibaba yan, i-like at i-share na rin ang video para sa suporta. Mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang sa ating channel at i-follow mo na rin ang ating Facebook page at Twitter account. Once again, this is Basket Ball Talk. Yon!